video, hindi tayo magtutulong. Tayo ay mag-unboxing at review para sa nabili namin gamit ko sa kusina. So, bago na, ikita niya na. Ayan na siya, oh. Kita-kita na. At meron kaming bagong nabili na yung 3-in-1 convection rotisserie na oven. Kasi, kung napapansin nyo doon sa aking mga past na mga video, sa aking mga baking na recipe, so, yung ginagamit ko kasi noon is malaking oven. Eh, gumagawa lang ako ng mga good for 2 days or good for 3 person, 4 person lang na kumakain. Pero naman, pwede naman tayong mag-impact. Katulad noong aking oatmeal cookies, so, nai-store siya sa room temperature ng 1 week, 2 weeks sa ref. So, yun guys, dito ilalagay ko sa end card kung gusto ninyo yun. So, mga hindi pa nakakapanood sa aking oatmeal cookies, i-click nyo lang. Ilalagay ko rin sa description box sa mga gustong manood. So, yun guys, yung ating talaga purpose dito sa video na to ay mag-unboxing tayo at review dito sa nabili namin MR Flex na convection rotisserie oven. So, yun guys, ito ay nabili sa SNR sa halagang 5,599. Sabi nga ng boss ko pagdating niya, Hilda, na sales talk ako. Dahil ang gusto talaga namin bilhin is yung Oster na air fryer o di kaya yung Hanabishi. Pero ito yung kanilang pinopromote. So, nabili namin siya. Pero kasi yung Hanabishi kasi, nakita ko sa SM, is nagkakalaga lang siya ng 3,000 to 4,000 yung presyo. Pero ito siya is, hindi ko alam yung exact amount, pero mamaya aalamin ko. Ilalagay ko sa description box kung gusto ninyo bumili. Pero mukhang happy ako dito. Hindi ko pa nabubuksan, nakikita ko pa lang yung itsura niya. Ayan. Mukhang happy na ako. Ayan. So, ayun guys, umpisa na natin. Atin na siya. So, dito pala guys, sa taas, ipapakita ko lang sa inyo. Meron siya, pwede siya pang bake, pang roast, pizza, barbecue, toast, and broil. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6 function. So, ayan. At dito, with interior light, convection rotisserie, and heat function selector, temperature control from 100 Celsius up to 230 Celsius, 60 minutes timer, auto shut off, and cooking and signals. So, ayan guys, hindi na natin patatagalin. Bubuksan ko na talaga. Tanggalin ko lang sa box. So, ayan guys, ito na nga siya. Ayan. Itsura pa lang, happy na. So, sa kanyang box, meron siya ng manual, yung guide, manual guide kung paano siya gagamitin. So ayan, babasahin ko na lang mamaya. So, ito may nakalagay how to use the rotisserie, kung paano mo siya gagamitin, how to use the convection oven, cleaning and maintenance, yung cooking guide, tapos meron din siyang mga recipe sa kabilang side. So, ayan guys. At, meron din siya ng warranty. So, ito yun. May kasama siyang rotisserie. So, meron siyang dalawang clip. Ito ay adjustable to. Meron siyang hook. Kung gusto mong kung kunyari maliit lang yung chicken nyo, so, i-adjust mo na siya. So, ayan. At, meron siyang isang tray. Ito, meron siyang folder. Ito, bubuksan ko na siya guys, ha. Ito yung kanyang loob. Ayan. At kung maglalagay ka ng, at maglalagay, kung kunyari, guys, ito yung rotisserie. So, napaka-easy lang siya ikakabit. Ganyan lang siya. So, may kabitan.
At meron siya ng isang holder. Ito yung holder kapag mainit yung chicken, kukunin natin. So, tatanggalin mo siya ng ganyan. So, napaka-easy lang. So, hindi. So, meron siyang holder. So, ayan. At kung gusto naman ninyong mag-bake, gusto ninyong mag, parang mag-ihaw lang siya. So, ilalagay ito. Ayan. At meron siya ng isang tray. Pwede, para kung halimbawa, pwede ninyo siyang ilagay dito ang pangsala. Kung kunyari magbe-bake, kung magbe-bake kayo, ito pwede na siya sa ating mga tinapay, mga cookies. Pwede na ito siya. Magagamit ko sa mga tinapay, cookies, pizza, pwede na ito siya. So, ito naman ang pansala kung kunyari. Tatanggalin natin ito siya kung tayo ay mag... kunyari, maglilitsyon tayo ng manok. So, ilalagay natin ito. At ito yung kanyang salaan para yung mga nagdi-drip na mga oil and fats na galing doon sa iniihaw natin. Meron siyang pangsahod para hindi tuloy-tuloy doon sa... At kung kunyari mainit, kailangan natin kunin yung ating tray. So, meron tayo ng holder. So, ayan. Napaka-easy, napaka-convenient. So, diba? At ito pala guys ay nag-work siya sa kuryente. At meron din siya dito ng mga adjustment, mga temperature. So, 150, 250, 200, 230, hanggang 230 lang. So, ito yung kanyang timer, yung function niya. Kung mag-off-on, kung mag-rotisserie ka lang, kung mag-bake ka, so dyan nakalagay. Ito yung power niya. Makikita mo, magla-light dyan siya dyan. At ito yung kanyang timer. Automatic timer siya. So, kung kunyari, mag-bake ka, kunyari ako, mag-bake, gagawa ko ng cookies. Ang oras ng aking cookies is 12 to 15 minutes lang yun. So, ibig sabihin, i-check ko na siya ng 12. Baka sa 12 minutes lang, okay na siya. So, ilalagay ko siya sa 15. Ito yung 15. At pag, kung halimbawa nakaligtaan mo siya, nag-auto shut down siya. Kasi para yung purpose noon is hindi siya mag sumobra sa oras kung magkano, kung ilang minutes yung ating pag-bake. So, yun guys. At ito pala is 220 yung kanyang volt. Where are you? So, guys, yung kanyang volt is 220. So, tayo naman sa Pilipinas is 220. At okay na okay siya para sa akin. Okay na okay siya. At sa next video ko, guys, yan, dito na tayo. So, yun guys, sa aking mga susunod na video, abangan ninyo, magluluto tayo ng marami pang mga bread, cookies, so, magluluto pa, magbibigay pa ko sa inyo ng maraming recipe. So, gagamitin ko na ito siya para makikita ninyo kung ano talaga ang, kung okay talaga siya. Pero, so far, ngayon pa lang, kahit hindi pa siya nagagamit, nakikita ko okay siya. Doon sa mga chef na pinapanood ko, nakikita ko ito sila. Sa mga... Ako ay mahilig din ako mag-research ng mga recipe. So yun guys, happy ako para dito sa nabili naming MR Flex na 3-in-1 convection rotisserie oven. So ngayon pa lang happy na ako. Happy na talaga ako sa kanya. So doon sa mga gustong bumili. At ngayon pa lang hindi ko pa naman siya natutry. Pero... nasasabi ko na yung kanyang sa manual niya at sa ano niya, itsura niya, okay siya. So, kasi stainless siya eh. Mas maganda nga siya kasi stainless siya. Hindi parehas dun sa iba na parang alam mo yung makikita mo na baka pwedeng kakalawangan siya. Pero siya, stainless siya. At yung mga function niya, so gusto ko. Gusto ko. So, ayan. At siguro naman tingin ko kasi yung Hanafushi, tinignan ko yung presyo nyo sa SM is parang 3,000 to 4,000 ang
So ito siya, less than, hindi ko pa alam kung magkano yung exact amount. Pero sabi ng boss ko is less than 6,000. So hindi ko lang alam kung magkano yun. Less than 6,000. So ito sa halagang 5,599. Sulit na sulit naman siya dahil maganda yung kanyang quality. So, ayan guys, kung gusto niyo bumili, SNR namin ito mabili. So, puntahan niyo lang. Mas, nagtanong ako sa SNR, wala silang available. Nagtanong din ako sa Wilcon na siya. So, ito lang yung hindi na ako nakasama nung pumunta sila kanila sa SNR. So, ito yung kanilang nabili. So, ayan guys, sa mga susunod kong mga video, maghintay lang kayo at mag-share ulit ako ng pandesal, ng ube pandesal. So, ube pandesal at yung kung ano pang mga bread, cookies, baking, mga recipe, mga cake. So, ayan, hintay lang kayo. So, ayan guys, kung ikaw ay bago sa aking channel at hindi ka pa nakakapag-subscribe, dagdagan mo na yung subscriber ko, road to 1,400 na tayo. So, kunti na lang. 1,400 na tayo. At dagdagan nyo na. Sana gawin nyo ng gagawin nyo ng 2,000. So, ayan. Sana naman. At, ayan. At, sana abang-abang lang kayo kasi lahat naman ng mga recipe na binigay ko is lahat naman yun ay try and test it na kasi yun yung trabaho ko dito. Naluluto. So, bago ko ina-upload, sana huwag kayong magsawa sa panuho sa ating mga video kasi lahat naman ng mga video please, meron namang kabuluhan. Maraming salamat sa inyong panonood at sana magkita-kita tayo sa ating mga next video at gagamitin na natin ito. Say bye-bye! 2,000 years later. Sumabong siya doon sa ating... Hindi ko pa kasi nai-edit yung video, kahapon ko pa yun. Kahapon pa lang ito binili at tinatry ko na siya ngayong gamitin. So, ihahabol ko ito sa pag... review natin. So, okay naman siya. Overall, okay siya. Ginagamit ko na siya ngayon kasi gumawa ulit ako ng Korean cream cheese garlic bread. So, yan. Meron siyang isang plate at yung parang grilling lang siya. At sa function niya, ito. So, meron siya ng hanggang 230 degree Celsius at yung function niya meron siyang pang bake at pang rotisserie, pang broil meron din. So meron siyang apat. So ito yung power niya and yung timer. Ito yung kung ilan yung Celsius na gagamitin. So, ayan guys, i-insert ko na lang ito sa aking ini-edit na video at sana ay nagustuhan ninyo yung aking video.